Good morning. Wedding day ngayon. Time check. So tingin ko nasa mag-alas 6 na ngayon. Alas 8 yung wedding mamaya. Nakakaba. Hindi ko alam kung anong magiging reaction. Stay tuned. 6:30 a.m. At nagre-ready na si Yan-Yan. Pero ako, lumalamon pa rin. Ha? Kumakain. Lumalamon. Gutom eh. Tinanong ko siya kanina kung gusto niya rin ng ganito, sandwich. Sabi niya, ayaw niya. Mamaya na lang daw. Siguro after wedding. Ako kasi, laligo lang ako. Tapos, mabibihis. Yun na yun. Wala naman masyadong preparation pag sa lalaki. Mag-ayos lang ng buhok. Sorry, 2 minutes to go. Wala sa'yo kasi. Ang gulo-gulo dyan eh.
Yan, siya nag-ready, siya nag-ayos ng sarili niya. So, sabi ng uncle, may beautician daw na dumating para ayusan siya, pero hindi ko alam kung nagjo-joke siya eh. Patawa-tawa sa uncle yung sinasabi niya. Time check 8:35. Tapos dito may signal. Nakakapag-video call sila. Doon sa loob wala, kaya baka dito na lang kami. Dito na lang namin gawin yung ceremony. Hello. Hindi pa. Wala. Ayan. Wala pa din. Baka lang daylight saving na si Pasto. Ano? Ni nawalan din. Hawakan mo ang pare mo. Nawala din sa'yo? Okay, so magharapan kayong dalawa. Mark J, ikaw ba ikusang loob na pumarito pang pakasalan si Julian Juna? Opo. Hindi napipilitan? Hindi po. Hindi tinutukan? Hindi po. So, Julian Juna, ikaw ba ikusang loob na pumarito pang pakasal kay Mark J? Opo. Hindi napipilitan? Hindi po. Hindi rin tinutukan? So, Mark J, anong may papangako mo at masasabi mula sa araw na ito kay Julian Juna na buhay magmula sa araw na ito na siya yung pakakasalan at makakasama maging asawa habang buwan? Anong masasabi mo sa kanya? Hindi ako nag-ready pero okay. Hindi man tayo lagi-laging magkakasundo sa lahat ng mga bagay, kahit na mag-away tayo at kung ano pang mangyari, ikaw pa rin habang buwan. Ikaw pa rin ang mamahalin ko habang buwan. Ikaw lang. Iiyak na. Hindi ka dadagdagan. Hindi ka papalitan. Ikaw lang. Amen. Maraming salamat. So, yes! Julian Juna, narinig mo ang pangako at sumpa ni Mark J sa'yo na mula sa araw nito ay
ikaw kanya magiging asawa at pagkakasalan makakasama ang habang buhay. So, Jillian Juna, anong may papangako mo kay Mike J mula sa araw na to? Na may kode dito. Ikay kanyang pagkakasalan at makakasama habang buhay. Wait lang po. Basahin ko lang po yung kode ko. Hindi handa. May kode ko. Kanina pa ngayon, kanina pa siya naka-red. May kode ko. Pare, Mark, finally sa tagal natin naghintay at nag-prepare. Sa wakas, natuloy na rin ang pinakahihintay natin. marami tayong pinagdaanan. Marami din nangyari pero kumapit pa rin tayo. At nagpakatatag at pinatunayan na kahit anong pagsubok kaya natin basta andito si God. Kaya natin itong lutasin, solusyonan. Basta kumapit lang tayo kay God. At maraming salamat sa'yo dahil ikaw ang binigay sa akin. Naka-opposite ko. At dahil doon, lagi tayo nagkakasundo. Lagi ba? Oo, kasi opposite kita. Maraming salamat dahil pinatunayan mo na lagi ka nandyan. Lalo na pag sinasabi mo sa akin na lagi ka nasa likod ko. Kaya, yun, mahal na mahal kita. I love you. Okay, palakpakan mo natin sila. Yay! Kakaya nga eh, napapayak. Kakaiyak, Julian Juna, ano ba? Mark J. Anna, Julian Juna. Nandito yung singsing, simbolo ng ipagmamahalan sa isa't isa. Pansinin po natin yung singsing ay gawa sa hindi ordinaryong metal. That's why this is the symbol of your love. Pansinin po natin ang singsing ay wala itong dugtungan at walang hangganan. That's why ang ipagmamahalan sa isa't isa ay magpawalang hanggan. So, Jillian Juna, suot mo kay Mike J. At sundan mo ang sasabihin ko. Kanan po lagi. Oh, kanan. Para hindi po mangangaliwa. Gusto mo agad left. Okay, so Mike J. Wear this ring. Wear this ring. As a sign of my love. Of my love. And loyalty. To you. In the name of the Father. And the Son. Of the Son. Of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Okay, one more thing, sir. Banggitin mo ang kanyang pangalan. Julian Juna Respicio. Wear this ring. As a sign. Of my love. And loyalty. To you. In the name of the Father. And of the Son. And of the Holy Spirit. Mike J. at Julian Juna. Ang iyong pinasok na buhay bilang mag-asawa or the first step of your marriage life. Ito ay hindi basta-basta, no? Ang kasabihan po namin mga Pilipino, hindi parang kanin na sinusubo. So, nabanggit nyo kanina na sometimes, meron kayo hindi pinagkakaunawaan. That's life. That's a marriage. Yan ang mag-asawa. Kasi, biruin nyo, lumaki kayo sa magkaibang pamilya. So, ibig sabihin, ibang atmosphere, ibang batas na pinapairal sa mga tahanan. First, you need to accept each other. So, by virtue, visited by me of the Republic of the Philippines as the Minister of the Church, for now I pronounce you husband and wife. Palakpakan po natin. Yay! So, matagal, alam ko matagal nyo lang ginagawa ito, Mark J. at Julian Juna. So, magharap pa ngayon dalawa. Mark J., you may now kiss your bride. Matagal na bro. Nag-push ka na ba? Lalpasay! Talagpahan po natin. Yay! Yan po yung unang legal na kiss mo nila. Kasi illegal po nun eh. Hindi ko akalain na abot ako sa puntong ito. Yung magpapakasal at matatali si isang tao lamang sa habang buhay. May panahon kasi noon na sabi ko sa sarili ko, hindi na yata para sa akin ang pag-asawa dahil lahat ng mga relasyon na pinasok ko ay nag-expire bago magdalawang taon. Kaya naisip ko noon, baka may expiration ng love. 18 months,
to 2 years. At syempre, mali ako. Una kitang nakita noong grade 6 tayo. Payatot na hindi umingiti. Pero para sa akin, ay napakaganda mo. Nagtangka pa ako na ligawan ka noong nasa high school tayo, pero buti na lang at hindi ka pa handa noon. Dahil kung hindi, baka nasa nakaraan na lang ang tayo. Hindi pa kasi ako marunong magmahal noon. Pero sa paglipas ng panahon at ng mga relasyon na hindi nag-work, ay natuto ako kung ano ang tunay na pagmamahal at kung paano tunay na magmahal. Naging magkaibigan tayo. Takbuhan kita pag may mga problema ako. Ang dami-daming dumating at ang dami ding umalis. Pero ikaw, nanatili ka sa buhay ko. Kung saan-saan ako naghanap, minsan umabot pa ako sa Cebu at Middle East. Pero matagal na pala kitang nahanap. Tama nga ang sabi nila. Saka mo lang daw maiintindihan kung bakit hindi nag-work ang past relationships mo. Pag nahanap mo na ang the one. O sa kaso natin, pag na-realize mo na na matagal mo na palang nahanap ang the one. I love you, pare. Ay, shit tayo.